celebrity reunion, Sepangs pa rin ba sa mga housemates? Sino yung mga pinaka na miss mo? Sobrang ano ako, Sepangs ako. Sa totoo lang, feeling ko late reaction kaming Final Five. Siyempre, parang late kaming lumabas. Baka nakamove on na yung ibang mga housemate. Kaka-message ko lang din sa iba na parang, oh my God, Sepangs. Pero siyempre, pinaka namimiss ko talaga. Of course, may CZ Alyza. Bukod kay CZ Alyza, si Madam din at saka si Mama Brenda. At siyempre, parang kaming Final Five na rin. Sama ko na rin si Angie. Kasi parang kami talaga yung naging close ng super tight. Kasi iba din po yung nasimulan mo yung laban at natapos mo. Syempre may mga challenges na kayo lang din yung makakaintindi, yung pressure, yung sipag namin doon at yung dedikasyon na binigay namin para matapos yung laban. So, yun, nami-miss ko yung Final Five. Oh, for sure naman kasi nakita namin kung gano'n niya talaga nilaban kayong Final Five hanggang malaman natin kung sino ngayon top 2. Pero sa tingin mo, with the whole journey inside the house, sino yung pinakamalaking impact sa'yo? Ako, sabi ko nga, yung pinaka-biggest takeaway ko is yung friendship namin ni CZ Alyza. And of course, sa lahat din ng mga housemate. Kasi coming in a beauty pageant, diba? Tapos sa modeling world, ngayon may pandemic, ang hirap na rin talaga bumuo ng friendship na yung nahahug mo, talagang everyday magkakasama kayo. Iba talaga yung nabuo naming family sa loob ng bahay. At kahit anong sabihin na, kunwari mag-meet kami dito sa outside world, iba pa din na naranasan namin yung Pinoy Big Brother, na yung mga challenges talaga, yung mga task pala, kasi doon mo talaga mas makikilala yung isang tao eh, di ba? Pag binigay mo yung lahat or pag kinuha mo sa kanya lahat. So, para sa akin, yung friendship talaga namin ni CZ Alyza, yung hindi ko makakalimutan. At masaya naman ako na paglabas namin, sobrang na-appreciate pala yung outside world. Kasi wala ka talagang idea eh. Hindi mo naman masasabi. Opo, hindi mo talaga masasabi. So, sobrang overwhelmed ako. Kasi parang may nakita ko may mga team Sam line na USA, Australia, bumuo na rin sila Pacific Ocean Solar System. Worldwide, so parang, intergalactic. Oh my God, that's so crazy. I know, it's so crazy. So thank you so much, guys. Nako, ito, Sam, kung ang stay mo sa loob ay ikukumpara natin sa isang beauty pageant, sa anong task ka pinaka nag-shine? Ano yung winning, yung corona moment mo? Ako, I would consider na kahit na nominate ako that week, yung pagiging fairy godmother ko pa din. Yun talaga for me, not only for myself na parang feeling ko nag-shine ako, but feeling ko na bigyan ng limelight yung pagiging motivator ko, and also yung pagiging parang magaling ako sa personality development kasi I've been motivational speaker for the past years. So parang nung doon, nakita ko yung progress din ng bawat toys. And ang sarap lang sa feeling nung last part na may nagbigay kami ng message, di ba? Doon sa parang katawang tao namin, kunwari. So para sa akin, yun yung turning point ko din sa Pinoy Big Brother na for a month, I've been searching for my, what's really my biggest takeaway here in Pinoy Big Brother? Ano nga ba yung parang makukuha ko na para sa akin? At hinahanap ko yun ang hinahanap until such time na na-realize ko, I am really like a beauty queen and a fairy godmother inside the house. Parang my goal pala is not to really have a takeaway or super learning, but to strengthen my core values and share it to the housemate, just like a fairy godmother. So yun yung parang pinaka naging highlight ko talaga. Diba? Talking about that highlight, syempre, parang sabi mo na you established a lot of good friendships, tapos ang dami mo nakilala and all. Pero with three words, paano mo i-describe yung buong PBB journey mo? Yan, lagi ko sinasabi, grateful, fulfilled, and memorable. Memorable. Yan talaga yung mga words na feeling ko best describe my PBB journey. Kasi first, fulfilled, talagang natapos mo eh. Iba talaga yung feeling na natapos mo. And I have done my best. And also, my supporters done their best. And never po silang nagkulang. And I know in myself na never din ako nagkulang. If I would like retract or do something, hindi ko na talaga mababago yun. And wala din akong gustong baguhin. Kasi lahat yun talagang nakapag-add value din sa ibang housemates. Or maybe hindi magiging ganun yung resulta ng pagiging samahan namin kung may magbabago. And sabi ko nga memorable kasi this is really a once in a lifetime experience.
hindi mo 'to makukuha kahit saan, and I babaunin ko talaga 'yan. Ayan, talaga super tango pa si Ate C, kasi talaga po, 'di ba? I'm sure na until now you're still reminiscing, 'di ba, sa bahay ni Kuya. At hindi na natin mababalikan 'yun. Hindi na rin tayo pwedeng pumasok ulit, or maybe as a house guest or something, but yung journey na 'yon, hindi natin makakalimutan. That's why it's memorable and grateful. Sabi ko nga, after nung MGI ko, parang I find myself in a crossroad and I want to change something in my life. And feeling ko, nung nag-open up yung PBB, it's a great opportunity for me to show the real Samantha Bernardo behind all the glitz and the glamour of pageantry. And I'm very much happy na sana minahal at tinanggap naman ako ng tao, kahit ang dami kong pagpapakahiya doon, mga pagkanta namin, ewan ko na, basta yun na po yun. Alam mo, Sam, kahit anong gawin mo doon, maganda ka pa rin. Ay, grabe! True, very true. May palubag doon, mga... thank you po. Kahit ano talagang mangyari din, kahit yung hindi kayo naniligo, may poise talaga, no? Totoo, ako talaga, promise. Tsaka ito, alam mo, hindi... Ang sobrang daming proud sa'yo, si Melissa, tsaka si Ara din, proud sa'yo, akala mo ba, di ba? Yes, oo. Oh, oh. Alam mo ba, nakakatuwa na nung nalaman nila na, di ba, inano ka na, sinabi na housemate ka na, tapos sinabi ko sa'yo, oy, housemate, ayun, panoorin niyo na, ay, grabe, manonood na ulit kami ng PBB, kasi nandito na si Sam. So, sobrang proud din sila sa'yo, and kahit nga anong gawin mong task doon, you really did excel. Yes. Kahit ni-nominate ka nila, you know, napakita mo naman niya yung pinaka, yung makakaya mo sa task na yun. And you know what? Napansin ko na kung ano yung mga nangyayari, you know, with the people in the house, ang galing mo magbigay ng advice. Thank you po. Actually, I think yun nga talaga yung purpose ko in life. Sabi ko nga siguro lagi nga akong runner-up kasi I'm a great motivator. Parang siguro my purpose is not to be really a queen, but a queen in my own way, but to motivate others to win and excel in life. Oo. And we have seen talaga yung maturity mo, kung paano mo hinandle everything. And siguro that is the reason why naging close din kayo ni Eliza is because yung maturity niyo both and yung pag-uunawa niyo sa fellow housemates niyo, yun talaga yung naging susi. Mm-hmm. Kaya umabot din kayo sa dulo . Kasi I'm sure it's those relationships that was built talaga na hindi alam ng lahat out from the outside world. Kasi syempre, kami naman limited lang yung nakikita namin. And yung nabibuild niyo sa loob talaga is real enough for them to see regardless if they only see a minute of it. Kaya, we're so happy. Thank you so much po. That's true. At may dumaan na anghel. So, ito na, nandito ka na. Dito siya yung anghel dito eh. Ito, siya yan. So, siyempre, Sam, nandito ka na sa outside world. Sabi mo nga, you're taking a break this week. Tapos next week, sasaba ka na sa work. So, hindi namin alam. Baka may surprise ka sa amin mamaya. Pero bago muna ikaw mag-promote, itong question namin na, if bibigyan ka ng chance na makasama sa isang teleserye, game ka ba? Yes, I would love to. I would love to try the showbiz career. Why not if given the opportunity? So, yun. Anong role gusto mo i-portray? Or gusto mo hosting? I really want to host. Yun talaga yung gusto ko, TV host personality. But siguro kung acting, I would love to parang act as yung... magagamit ko yung gymnastics career ko. Yung parang mga stunts, mga ganyan. Wow, palaban. Palaban, di ba? Kasi parang for me, yung mga role ko, for sure, di ba, medyo sexy, ganyan. But I want to also be talented in my roles. Ay, parang perfect siya sa ano? Sa Darna. Magaganda ang mga kontrabida ni Darna. Kahit kontrabida doon. Yes. So maybe one of the kontrabidas of Darna. Oh yeah. Perfect yan. Yung mga kulihok mo, mga ganyan-ganyan. Diba? Mga pa-heartling. Tapos very graceful ka pa rin pag ganun mo kay Darna, diba? Mga parang plastic girl. Yung hair. Ganon. Ganon siya, diba? Tsaka naka-gown lagi. Naka-gown. Grabe. Naka-gown partner. Alam mo, super hinahangaan ka na maraming tao. Kaya nga, dahil talaga, more than that, ang galing mo rin sumagot when it comes to Q&A sa loob ng confession room or sa tell-all man,
Grabe, perfect sumagot talaga. Siyempre, bibigyan ka namin ng 5 challenging questions. Ayan, kailangan sasagutin mo a la beauty queen. So, back to pageantry tayo. Hindi po ako na-inform. Charot na yun. Okay. Okay. Proud mo dyan, gusto kong mag-una na kasi kanina pinag-usapan natin si Darna. So, kung ikaw ay magiging superhero, sino ka at ano ang superpowers mo? Wow. I want to be a Samantha. Wow, meron bang pwedeng ano? Oh, sige, na sige. Parang Samantha anong talaga? Anong power ni Samantha? Gusto ko maging healer. Wow. Siyempre... Sige, masyadong cheesy, pero syempre parang with the advent of pandemic, gusto ko talaga sana na if there is an icon, just like a superhero that can heal and we can find hope to that person or to that character, I would love to be that superhero. And I thank you. Wow! Oh, diba? Oh, okay.